Ito ang sarap. Ito po yung aquatic center. May mga shuttle ride sila. Oh. Ito na yung athletic stadium. Dito ginanap yung Philippines 2019 30th SEA Games. Sa dulo naman, ito na yung Athletes Village. Nandito na tayo ngayon sa New Clark City. Dito sa may Capas and Bamban Tarlac. Ito ang sarap. Ito po yung aquatic center. Merong kung dyan, ticket booth kung gusto nyo nga manood ng games. Ikutin muna natin itong New Clark City. Ito yung ongoing development ngayon dito. May higit 9,400 hectares. Bari, marami pa kayong abangan dito. Ito yung tinatawag nilang green, smart city at resilient. Bali, isa-isay natin itong ano itong makikita nyo ngayon dito. Ah. Ito sa kaliwa, ito yung government center. Tapos dito yung commercial area. Tapos sa una naman, dun yung river park. Kung gusto nyong stress-free, walang pollution, walang traffic, baka pwede sa inyo itong New Clark City. Dahil dito, construction boom na. Tingnan mo na lang itong nilalakaran natin. No? Ang ganda ng sidewalk at saka bike lane, di ba? Ito nakakulay pula, yan po yung bike lane. Dito lang yung commercial area nito pag gusto nyo bumili ng mga pagkain. Tara, ikutin natin ito. Mahaba-haba pa ito. Pakita muna natin yung ibang buildings na may kita nyo dito. So, bakit sa resilient? Kasi ito, mahigit 50 kilometers siya. Malayo sa inland. And then, kapag nagkaroon dito ng tsunami, earthquake naman, matibay ang foundation nitong pagkagawa nila. Itong New Clark City. Meron na rin access road dito na simula sa New Clark City papuntang Clark Airport. 20 minutes na lang. Ito yung tracking field nila. Tapos sa una naman, yan po yung athletics stadium. Kaunti pa lang itong nakikita nyo, siguro mga 15 to 20 years. Yan. Nakita kayo ng mga pagbabago dito. So, isa rin sa reason kung gusto nyo mag-invest dito or lumipat,
marami na rin mga transport, mode of transportation na kinoconstruct dito. Isa na yung NCR, PNR na malapit dito sa Clark. Makakarating kinong Manila, sasakay lagi ng train. May mga shuttle ride sila oh. Ito na yung Athletic Stadium. Dito ginanap yung Philippines 2019 30th SEA Games. Alam nyo ba itong stadium na ganito kalaki? Abotin ng 4 years yan bago matapos. Pero ito siya, 18 months lang natapos na. Merong condo for sale. Kung gusto nyo mag-inquire dito, kakunin ko yung cellphone number dito. Ayan, nakapost lang. Oh, ito na yung residence area. Maganda din yung style, oh. Number. Sa dulo naman, ito na yung Athletes Village. Nakakatabi lang dito. Ito may mga free shuttle. Tanong natin dito. Ha? So meron to silang mga free shuttle rides. Para sa mga athletes yan. Galing sila dito sa residential area. Papunta sila sa aquatic center. Tigot-tigot. Mahaba-haba kasi itong New Clark City pag lalakarin eh. Dito na yung CR nila. New Orleans. Dito yung mga stopover na kung gusto nyo bumili ng mga pagkain. Bali sa unan, ito na po yung aquatic center. Ito na yung aquatic center. Dito sa naman parang meron siyang park. Tara, punta natin dito. Makapasok ka dyan sa loob kung bibili ng ticket. Yan, gusto nyo manood ng competition. Pasin nyo itong sidewalk tsaka bike lane. Halos pareho dun sa bagong access road na ginawa. Dito sa Clark City hanggang dun sa Clark Airport. Ganito talaga oh. Alright, so ito yung River Park. National River Park Corridor. Malaki-laki pala ito. Nasa kalikuran pala itong park nila. Maganda oh, open space. Mahaba pala ito kung ikutin mo.
Pero pwede na rin mag-ano wine dito. Ang ganda, oh. Natural talaga yung pagkagawa ng park. Yung maganda. Lalo na pag panahon ngayon taginit. Parang ito rubberized siya. Para malambot. Maganda siguro dito magdala ka ng bike. Kasi malayuan itong puntahan nyo. So yun guys, no, yung mga gustong mamasyal dito sa New Clark City, suggest magdala kayo ng bike. Mahaba pala to. Mayroon na rin mga CR na nakaready dito. Yun, trash bin, nakaready na rin. Napasalan mo na lang to. Alright, nandito na tayo. Tara, ikutin natin ulit itong New Clark City. Maganda rin pala, so mostly mga athletes pala yung mga nandito. So, meron silang training, or meron mga competition. Galit sa mga ibang bansa pala, yung mga ibang athletes. Ayan. Try kutin natin ito hanggang sa labas. Palabas na tayo ng New Clark City. At ngayon pupunta natin tong Capas National Shrine. Isa rin itong pasyalan dito sa Tarlac. Kaya dapat mapasyal nyo rin to after dito sa New Clark City. Yan, so palabas na tayo dyan sa bagong access road. Pag kumaliwa ka dyan, yan na yung daanan din papunta dun sa Cobia Bridge or dun papunta sa New Clark International Airport. Ito na yung O'Donnell Road. Punta natin ngayon itong Capas National Shrine. Malapit lang to sa Cristo Rey. Alright, so ito na yung papasok sa Capas National Shrine. Okay, so tulog ko lang kayo dito, ah. Alright, itong Capas National Shrine, parang ito yung ginawa ng government eh, dahil para sa mga allied soldiers yan, na yung mga Filipino and American soldiers na namatay dahil sa Bataan Death March. So meron silang entrance fee dito. Paikot pa pala siya, oh. Hindi pala sa diretso. Ikotan tayo. Okay, nandito na tayo. Layo-layo, di pala ang iukotin. So dito natin makikita itong Capas Shrine.
Alright, nandito na tayo. Ito pa rin, napakalaki. Maganda rin palang pasyalan dito, malawak. Dito pala, hindi pala ito sa kalsada. Parang ito yung parang siyang hallway. Ah, malawak pala to, open na. So may mga bench pala dito sa kabila, dahil puno. Pwede magkaan dyan, relax. So ito na yung pinaka shrine. Laki pala nito. Taas pala nito. Itong mga nakikita nyo sa wall dyan, yan yung mga pangalan ng mga sundalo. Dami nito. Halos paikot dito yun. Dito yung restroom tsaka tindahan ng mga souvenir.